Hello! Ako po si Bella at kasama ko po ang aking boyfriend na si Gam. Excited po kami na isama kayo sa aming journey ng pag-aalaga ng manok at iba pang hayop. So, hello again guys! Welcome back to RNG Surigao. Sa episode po na ito ay ipapakita po natin ng ating pag-harvest na mga black soldier fly eggies at ang pagiging thankful po namin sa inyong lahat sa pagsuporta sa aming channel. At nakita po namin ang walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa aming YouTube channel dahil tumaas po ang ating viewer count at naging stable po ito at nagpapasalamat po kami sa palaging pagsusubaybay sa aming mga video regarding sa pagpa-farming. Maraming salamat po. Kasama po ang aking girlfriend na si Wella ay nagpapasalamat po talaga kami sa inyo. At nakita rin po namin na yung iba po ay hindi po nakapag-subscribe sa channel namin. So sa video po na ito ay message na lang din po kami sa inyo na sana po ay tangkilikin at suportahan nyo po ang channel namin sa pag-subscribe at pagtingin ng mga video namin regarding sa papa-farming po. At sa ngayon po ay ang papa-farming namin ay nakafocus po sa black soldier fly at meron pong iilan at nagpapasalamat po kami dahil nagsisimula na po silang mag-order ng mga black soldier fly larvae sa Facebook po namin. At maraming salamat po talaga. At sa mga susunod na video ay mag-upload na rin po ako ng mga sales regarding sa black soldier fly larvae. Dahil po itong pagpa-farming po natin ng black soldier fly ay talagang napaka-effective at napaka helpful po para sa ating mga farmer para gawing efficient at low cost ang pag-aalaga natin ng mga hayop. So, ayan po. At nakikita nyo po na napaka-healthy po ng mga black soldier fly larvae natin. So, gaya po ng mga advice ko sa mga nakaraang video, ako po din po ay nagsimula sa pagbili ng mga black soldier fly larvae. Kasi po sa experience po namin nung pag-attract po namin ng mga wild black soldier fly ay medyo mahirap talaga po mag-attract ng mga wild black soldier fly. Kasi isipin po natin na ang lifespan po ng mga black soldier fly ay napakababa at mahirap po silang mag-migrate kung walang mga pagkain sa paligid nila. At hindi po natin ipagkakaila ay bigay po ito ng Panginoon sa atin at talagang nasa wild po sila. Pero nung nag-try po ako at umabot po ito ng almost 2 months na wala pa pong laman yung black soldier fly bin ko. So nung nakikita ko lang at puno po ito ng housefly, talagang dumami po yung mga housefly sa paligid po namin. Kaya naisipan ko po na paano ko ito maiwasan yung mga black soldier fly, kasi na notice ko na parang ang mga neighbor po namin ay nakikitang naging masagana yung pag-aano ng house fly sa paligid. So sabi ko baka magreklamo. So yun, naisipan ko pong bumili ng larvae. Doon po ako nakabili sa online, kaya sinabi ko po sa sarili ko na malayo yung lugar na pagbibilhan ko. So nag-contingency plan na po ako na maaring merong iilang black soldier fly larvae na mamamatay during travel period. So ayun po, yung pag-order ko po ay medyo madamihan, kaya mag-i-invest na lang po tayo. Dadamihan na lang po natin para hindi na po tayo uulit ng uulit pa. Kaya ito nga po ang resulta ng
ang pag-order ko nung una, ilan man lang din yung nahuli kong mga pupa sa pag-aalaga ko ng Black Soldier, kasi akala ko kung meron na silang, kung meron man lilipad na Black Soldier, mag-i-stay lang siya sa paligid. So hindi rin po pala. At nung una kong paglagay ko sa Black Soldier bin, yung pagkalaglag niya po sa bin, ay meron pala po akong mga neighbor na meron silang mga free range chicken. So nagulat ako nung napansin ko na naka-standby na po sila sa during early morning, naka-standby na po sila sa paligid ng bin. So naisip ko, ba't parang walang mga Black Soldier Fly na lumilipad? Nung gabi, binisitahan ko yung Black Soldier Fly bin, nakita ko pong merong mga palaka sa gilid na naghihintay na malaglag yung Black Soldier Fly, kasi nga gabi sila active. Then pag nalaglag na sila, kinakain. Then sa umaga naman, meron din manok na nag-aabang rin na may malalaglag na Black Soldier Fly. Kaya yun, napakahirap pong mag-alaga kung basta-basta lang magsiset up ng bin sa labas. Kaya nag-develop po ako ng ganitong net at hinuhuli ko po sila. Nag-umpisa po ako sa mga less than 20 na pupa. Tapos pa isa-isa lang, hindi mo makikitang maraming Black Soldier Fly na lumilipad. So medyo natagalan ako kasi hindi na ako nag-order ulit sa online. Natagalan talaga ako. Meron pang namamatay sa Black Soldier Fly bin kasi akala ko nagni-need sila ng water. So hindi rin pala. Nasusuffocate sila pag wala na silang mahingahan dun sa ilalim ng Black Soldier Fly bin. So nakikita ko na lumalaki na lang sila yung larvae, then patay na pala yun. Hindi siya na umabot ng pupa para lilipad. So maraming namatay dun sa bin ko. Kaya ngayon, nung unang harvest ko, isang Black Soldier Fly lang talaga yung nangitlog. Pero marami yung sa itlog eh. So talagang inalagaan ko yun. Hindi na ako nag-ibang pagkain ng Black Soldier Fly, kundi nag-focus po ako sa pagbili ng chicken feed. Yun yung talagang pinapakain ko sa kanila para mag-thrive, kasi meron yung masustansyang pagkain. So nakapag-survive sila ilan hanggang dumami na po. So umabot po ito ng 5 months. Tsaka po ito na ganyan na marami ng Black Soldier Fly na lumilipad. So sa mga bibili po at tumatangkilit po sa akin, sa amin ng girlfriend ko, ay talagang tinuturo po namin dito sa YouTube channel namin kung paano nyo rin po mapaparami in your end yung mga Black Soldier Fly po namin. At kung meron po kayong mga katanungan at iba pang mga concern, maaari ko yung mag-comment sa baba and then mag-subscribe kayo din para malaman din nyo rin kung ano yung mga future update. And then kung meron pa kayong hindi napanood na video, maaari nyo pong i-serve yung YouTube channel namin para makita po yung iba pa pong mga technique na ginagawa namin at mga procedure para po mas makita nyo ng maayos at tinatawag ito customize or maano nyo rin sa sarili nyo kung ano yung tama at pagkakamali ko, then pwede nyo pong i-correct at maging successful po tayong lahat sa pagpa-farming ng ganito. Dahil alam ko po at alam po nating lahat na sa ibang video sinasabing napakaraming uses ng Black Soldier Fly. Hindi lang po ito na pa-finalize ngayon, kasi maaari po itong gamitin sa oil, and then pwede rin itong kainin ng tao in the future, kasi nga meron na itong mga ibang mga tao na piniprito po yung Black Soldier Fly and then kinakain, parang chicheria. So maaari po itong maging ma-develop at ganoon na rin nga po, makain ng tao, magamit sa oil, magamit sa cosmetics, biofuel. Then tayo po na nakapag-alaga na ng Black Soldier Fly, maaari po tayong magbenta sa kanila kung kailangan nila ng mga Black Soldier Fly. And then nagpapasalamat po ulit kami
sa mga sumusuporta at tumatangkilik sa aming channel. At please po, mag-subscribe po kayo para po sa pagsuporta at madadagdagan pa po namin yung mga videos patungkol po sa Black Soldier Fly at sa pagpa-farming po ng mga livestock. So maraming salamat po at ulit mag-upload po kami ng mga susunod na video sa aming pagbebenta ng Black Soldier Fly. Kasi po, agripreneur. Yung agri, sasabayan po natin ng entrepreneur para meron po tayong kita sa agri. Maraming salamat po. Ulit, ito po si Gab at kasama ko po ngayon si Wella, kumakain, nagpapasalamat at nagsasabi, happy farming everyone. Thank you!